Pagising namin, ang daming pupo sa bedroom floor. Alam ko kay Binnie yun. May kasamang water tapos kulay yellow yung pupo. Sure akong kay Binnie yun dahil si Mochi marunong gumamit ng pad. May nakita din akong dalawang pupo sa pad. Tapos yung dalawa, palakad-lakad lang sila sa bedroom. Active pa so far. Naunang bumaba yung husband ko. Sabi niya matamlay daw si Choco. Nung nakita ako ni Choco, tumayo. Tapos nagwiwiggle yung buntot. Nagulat yung husband ko kasi masigla daw nung nakita ako. Pero may pupo din siya sa pad. Same ng pupo ni Mochi. Dark brown tapos para siyang paste. This time, ayaw na nilang kumain ng dog food. Sinubukan kong mag-boil ng chicken liver to check kung kakainin nila. Kasi last night, kumain pa yung dalawa eh. Tumikim pa ng chicken. This time, baliktad naman. Si Choco naman ang kumakain. Nakailang subo din siya ng chicken liver, pero yung dalawa ayaw talaga. Hindi na pasubo yung ginagawa ko kay Choco. Naglagay na lang ako ng chicken liver saka konting rice sa bowl. Yun, ayaw na naman niyang galawin. Nung tanghali, napansin ko tulog ng tulog yung dalawang girls. Matamlay. Nagpupo din. Tapos, this time, nagsusuka na. Wala ako nakitang blood sa pupong nila nung time na yon. Iniwan ko muna yung mga workers sa bahay. Nagpapagawa kami kasi that time and last day na nila nung araw na yon. Sabi ko sila na muna ang bahala, dadalhin ko lang sa vet yung mga puppies. Medyo malayo kami sa vet. While driving, napansin ko si Binnie parang sobrang hina. Tumatayo pa kasi sa basket yung dalawa. Pero si Binnie, hindi na talaga. Pagdating namin sa vet, naka-lunch break pa. Late na nag-break yung doktor dahil siguro ang daming pasyente. Nag-open mga around 2:15. So, matagal kaming naghintay. Mag 1 hour nung nakita ko na nag-open yung ilaw sa loob ng clinic. Kumatok ako, tapos menyas yung tao sa akin. Sabi parang, wait lang. Eh, takot na ako kasi that time. Si Binnie noon, buhat-buhat ko. Tapos, super hinang-hina. As in, talagang parang mukhang mamamatay. Pinapasok ako kaagad sa loob. Tapos, nilagyan siya agad ng IV fluid. And iti-check daw for parvo. Nung sinabi na iti-check for parvo sa loob ko, hindi parvo yan, parang sure na sure ako sa loob ko lang. Nung nag-positive, hindi ako makapaniwala. Lumaki kasi yung ibang dogs ko na malaya silang nakakalabas-pasok sa bahay hanggang bakuran lang. Hindi ko nga sila pinapalabas or pinapalakad sa labas dahil baka magkasakit. Saka nag-sink in sa akin, anong nagawa ko? Bakit nagpabaya ako? May workers nga pala kami na halos 1 week din ang itinagal sa bahay. May inaayos kasi sila doon. Nung nag-positive si Binnie, hindi ko na pinatest yung dalawa. Useless kasi, sila yung magkakasama palagi lalo na paggabi pag matutulog. 2K per test pa naman, sabi ko, i-treat na sila for parvo dahil kung nag-positive si Binnie, for sure, ganun din yung dalawa. Habang hinihintay yung blood test ni Binnie, natuwa ako dahil parang nag-brighten yung mata niya. Alam mo yun, yung parang tumayo siya, nung una talagang hinang-hina yun, parang nakahiga lang siya. Ito yung result ng blood test nilang tatlo. Kung mapapansin ninyo, super low nung WBC nila. Point something na lang si Binnie, 0.47, ang normal halos 6. Sobrang baba, ibig sabihin, malakas na yung virus, hindi malabanan ng katawan, natatalo na yung katawan niya. Sabi ko ipapakonfine ko na yung tatlo, mas safe sila sa vet. Ang bill ko, first day, kasama yung test, yung initial na 24 hours, yung first 24 hours, yung ibang gamot na binigay sa vomiting at diarrhea, nasa 15K plus. Mas mataas pa sana kung pinatest ko yung dalawa, so dapat nadagdagan pa ng 4K. Tapos, ang succeeding days, around nasa 2,800 plus per puppy. Lahat na yon pati meds. Ang hindi lang kasama, blood test na uulitin after 3 days. So, pumapatak na 9K per day ako. Sa madaling sabi, na-confine silang tatlo. Wala akong choice. Safe sila doon at may iba pa akong alaga na kailangang protektahan sa bahay. Apat pa yung vulnerable ko doon na less than 2 years old. Sakto pa naaalis kami kinabukasan. Luluwas kami sa Manila para sa seminar workshop ng husband ko. 2 days din yun. Stress na ako, saka nag-sink in sa akin. Papano kung infected din yung ibang alaga ko? Lahat ng sulok ng bahay namin, literal na bubong lang yata ang hindi napupuntahan ng mga alaga ko. Sampu silang lahat. Pag-uwi ko ng bahay, naligo ako, tapos chineck ko yung ibang mga alaga ko. Napansin ko yung isa na 1 year and 2 months old, si Fudge. Ayaw kumain, parang ayaw na namin umalis. Kung pwede lang sana, hindi ko na siya madala sa vet kasi late na, sarado na yon. Dumating naman yung kapatid ko to help. Bumili ako noong gabi din mismo ng dextrose powder, syringe para kay Fudge, saka surgical gloves. Maharot pa din si Fudge, ayaw lang ng food. So ang bilin ko sa kapatid ko, mayat maya pa inumin ng water. Tapos yung ibang magana pa kumain at okay naman, haluan na din ng dextrose powder yung iniinom nilang water. So January 23,
Ang bilang ko, second day ni Choco, first day ni Bini, ni Mochi, at ni Fudge. Though si Fudge, hapon na nag-start yung symptoms. Ang count ko kasi, ang first day, kung kailan yung nag-start yung hindi nila pagkain.